the former executive secretary of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., attorney Vic Rodriguez, spoke on Friday to join the prayer rally of the Kingdom of Jesus Christ or KOJC against abusive, corrupt, and greedy individuals in the government. He criticized the politicians' desire to change the Constitution through a fake People's Initiative or PI and charter change, emphasizing that there is no problem with the Constitution despite its imperfections. He also condemned the lack of due process and violation of the human rights of Filipinos, including the rights of Pastor Apollo Quibuloy. Rodriguez also criticized the alleged use of subpoenas and arrests under the guise of legislation for those being investigated. In conclusion, Rodriguez encouraged everyone to speak out against abusive politicians, stating that those who remain silent are siding with the oppressors. Let's watch the full speech of Attorney Vic Rodriguez. Kung ang isang tao ay nagkasala o inakusahan na may pagkakasala, dalhin natin ito sa totoong korte na siya ang maglilitis. Bakit lagi nating sinasabi investigation in aid of legislation? Ano ba yung linelegislate ninyo? O ito ba ay investigation with the end view of grandstanding? Linalapastangan nila ang ating saligang batas. Kinikitil nila ang ating mga karapatang pangtao. Malinaw na nakasaad sa ating saligang batas na lahat tayo, mayaman, mahirap, may impluensya or ordinaryo mamamayan kagaya natin, ay may karapatan doon sa tinatawag nating due process of law. Meron din tayong karapatan doon sa tinatawag na equal protection of the laws. Pero yan ay isinasantabi na. Yan ay hindi ibinibigay doon sa napakaraming pagkakataon na nakita na nating lahat. Sinimulan sa prangkisa ng SMNI. Isinunod, ikinulong si Ka Eric Celis at si Lorraine Badoy. Pilit sinisira at patuloy na sinisiraan si Vice President Inday Sara Duterte. Patuloy na ginigipit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang iba't ibang vloggers ay tinatakot, kinakasuhan, at tila pipiliting ikulong dahil sa paglalahad ng katotohanan at mga kalabisang ginagawa ng mga magnanakaw sa pamahalaan. At ngayon naman ay si Pastor Apollo Quibuloy. While I am not in the business of prejudging a case or cases, hindi na upe pwedeng hindi pansinin ang ginagawang kalabisan at pagmamalabis ng nasa pamahalaan. Uulitin ko, pag tayo'y nanahimik, para na rin tayong nakipagsabwatan sang mga ito. Bakit hindi hayaang umikot ang gulong ng hustisya? Bakit kinakailangang manaig ang tinig ng isang taong punong-puno ng puot at malisya ang puso at imahinasyon? Laging sinasabi, investigation in aid of legislation. Ito ay palagi ang inaabuso ang legislative prerogative na ito na mag-issue ng subpoena, mag-issue ng warrant of arrest, ay palagian na lamang ginagamit at inaabuso.
investigation in aid of legislation. What is there to legislate? Alam ho ninyo, napakarami nating mga batas kriminal. Makikita yan sa ating revised penal code at sa mga special laws. Kung ang isang tao ay nagkasala o inakusahan na may pagkakasala, dalin natin ito sa totoong korte na siya ang maglilitis. Hayaan natin ang totoong korte, ang totoong huwes, ang maglitis at kung kinakailangan magbigay ng karapatang parusa, hayaan natin sila ang humatol. Hindi ang Senado, hindi ang Kongreso. To my earlier question, what is there to legislate? Yung mga bagay o pagkukulang o kasong di umano na ibinibintang sa isang tao, ito ba ay bago? Is the case is so unique? Is it so unique? Is it so novel to warrant the passage of a new criminal law? Is the case so unique o karumal-dumal sadya to warrant a repeal, an amendment, or revision of an existing law? Bakit lagi nating sinasabi investigation in aid of legislation? Ano ba yung linelegislate ninyo? O ito ba ay investigation with the end view of grandstanding? Kaya mga kababayan, huwag po tayong matakot para tayong siramplaka paulit-ulit. Let us protect and defend our Constitution. Kapag ka merong injustice o kawalan ng hustisya na ating nakikita, at ang iba sasabihin, kami ay neutral lamang. Kapag ka sinabi mo na neutral ka in the middle of all the injustices being perpetrated by the government na dapat ay nagtatanggol at nagpoprotekte sa atin, ibig sabihin ng neutral, sila ay panic doon sa mga oppressors. You cannot be neutral in situations of injustice. Because when you are, then you have chosen to be with the oppressors. Alam ko ho na sila ay nanonood, nakikinig, nagmamasid. Yung ating mga kapatid at kaibigan na naglilingkod sa pamahalaan. Ang ating mga kasundaluhan. Sila po ang defender of the state and protector of the Filipino people. Yung ating pong mga kapatid na kapulisan, na sila naman ay ang vow po nila ay to protect and serve the citizenry. Tayo po iyon. Ang mga guro na humuhubog higit pa sa kabataan, lalo pa ang pagtuturo sa pagmamahal sa bansa. Yung mga kasama, kaibigan at kapatid din natin sa pribadong sektor. Ito ang dahilan kung bakit kami ngayon ay naririto, nagsasama-sama, ipinaglalaban ang ating saligang batas. Pakinggan niyo rin naman kami. Isalba natin pare-pareho ang ating bansa sa kapahamakan. Huwag niyo ho sana kaming tatalikuran. Soberanya, ang mga halal o appointed officials pansamantala lamang, kaya gusto nilang matanggal ang term limits. Tumatakbo tayo sa ating mga kapatid
sa pamahalaan. Pakinggan niyo po ang aming daing. Ito po ay hindi para sa aming sariling interes. Ito po ay para sa bansa, sa mga kabataan, at higit pa doon sa mga darating pang saling lahi. Bigyang buhay po sana natin at respeto ang bawat letra at bawat titik ng ating saligang batas. Protect and defend the Constitution.